Hello guys, good morning. Welcome sa Mavs Hobby Shop. And guys, ito magte-test tayo ng unit for today. This is the GNG PCC45 SMG unit. So para to ay Sir JB. So i-out natin to for today. Pero bago ang lahat, syempre mag short review lang tayo for the unit. So yun, sige, short review tayo. Pero bago ang lahat guys, ito pala. Kaya kung papansin nyo, naka-open na to. Ito yung pinaka mismo ano niya, handguard niya. So it's made of CNC metal. Ito yung battery compartment niya. So baka may makapansin kasi na baka sabihin ano, wala siyang handguard. So ito yung handguard niya guys ha. So may sights na rin yan, front and rear sights. With GNG markings. So M-lock handguard, 8 inches pala siya. Sa box din ang kasama niya, dalawang magazine, isang mid-cap at saka isang high capacity na magazine. And ang kagandahan dun sa, eto yung mid-cap no? So kagandahan dun sa mid-cap, medyo realistic siya. Okay, short review lang tayo for the unit. So guys, yung unit is polymer and made with reinforced high strength polymer. So meaning guys, hindi siya agad-agad nasisira kung mababagsak mo. Kasi mostly sa atin, syempre, ang pananaw dun sa polymer is hindi matibay or hindi siya durable. So mali yun na. So this is a high strength polymer. And ano talaga siya, durable, very durable siya. Okay? So fully ambidextrous na ano, na controls like this, itong charging handle. So ambi siya, yung selector is ambi din. And yung magazine release is ambi din. Ito. Okay, so naka CNC machined aluminum M-lock handguard, yung kanina pinakita ko, with hard anodized finish. So ito siya, pakita ko ulit. So pagdating kay GNG guys, very quality talaga ang materials niyan. And at the same time, yung internal parts niya is quality talaga. Okay, so folding stock siya guys with rubber padding. Ito. So napo-fold to ha. Hindi ko na siya fold pero napo-fold to guys. Okay, so ito yung rubber padding niya. So with ETU trigger siya with integrated Gen 4 MOSFET for excellent trigger response and efficiency. So given naman na yon kay GNG na maganda yung trigger response niya. Dahil nga dun sa ETU niya, component niya. So, ayun, IFPS out of the box is 330 to 350. So, i-test natin to ngayon. And again, yung battery compartment niya, nasa unahan. Ito. Ang kakasya dito is either Tootsie type, kung hindi man kasya, small Tootsie type. Pero ang gagamitin nating battery ngayon, uy, ayos ah, nagkano siya. Pero I think pag pinasok na yun, hindi kakasya, no? Okay, test natin guys kung ilang FPS out of the box. Firing. Yun. So tama naman yung sinabi kanina dito. Or nakalagay dun sa mismong specs niya na 330 to 350. Siyempre kasi babiyahe yan dito. And kung hindi na rest yung spring, medyo bababa nga talaga. So siguro out of the box kung ang stock is fresh pa. Nasa 350 o 330 to 350. Pulo to. So yung sinasabi din kanina na maganda yung trigger response dahil siguro dun sa flat trigger siya and at the same time yung MOSFET niya or yung trigger control niya. Grabe. Oh. Okay. So, ayun, 331 FPS. So, ayun, thank you, Sir JB, for this unit. And, again, this is the GNG PCC45. So, if ever may mga karagdagang questions kayo regarding this unit, PM lang kayo sa page natin. And, guys, mapapanood nyo pala itong full video na to dito sa ano YouTube. And, yung store namin is located dito sa Sampaloc. I-check nyo na lang sa details sa baba. So, for the price, it's 18.5. So, check nyo na lang guys. And,
If you have questions, guys, huwag kayong mag-comment. Check nyo yung link sa baba. Punta kayo sa page namin and pwede kayong mag-ask ng mga questions or mga kakagdagang questions regarding this unit. So, may nasagot sa inyo doon. And ayun, medyo maging active tayo sa YouTube para siyempre ma-reach natin yung mga audience natin. So, hindi naman lahat kasi kumbaga active sa Facebook at the same time, hindi lahat active sa YouTube. So, ayun, i-upload natin ito sa YouTube and at the same time, upload natin ito sa page natin for the reach. Okay? So, full video at YouTube. Thank you. Thank you, Sir JB.